So ganito siya. Stroke siya ng circular. Ayan. Ganyan. Hanggang sa mabuo yung shading niya, mapuno. Pupunin mo siya ng shade. Ayan o. Ganyan. Papansin mo na lang, magkakaroon na siya ng shading. Using your circular motion technique. Ayan o. Napupuno na siya ng shades. Tapos pag gusto mo siya nung dadark, another layer lang yun, magdadark na yun. Tapos yung mga lines na yan, mawawala yan. Ganyan o. Yan. Unahin mo yung mga dark portion muna. Layers. Layers, layers, so that you can fill it. Yan, like this. Yan. Continuous lang siya. Any direction, basta circular. Iba kasi effect pag circular eh. Kasi sa crush hat o sa ano, iba ang effect nito. Nawawala yung mga lines. Namamatay yung mga lines. So yun guys. So ayan guys, shading na tayo sa mukha. Ayan. Ito, shade siya. So ganun, circular strokes. Para magkaroon ng tonal value. So pag walang highlight mga kaibigan, if there's no highlight, you need to put some shaders mga kapatid. Gaya nung sa mata, example yung mata no, mapapansin mo yung mata, wala namang highlight dito sa puti. Pag puti ang mata, hindi aangat yung highlight ng dyan sa itim ng mata kasi nga puti ito, i-highlight mo nun. Hindi magbabalance. So, kailangan i-shade mo yan para umangat yung highlight nun sa gitna. So, ayun. Ganun mga kaibigan. Makakatulong yun para umangat yung highlights niya. Isang bagay din yun na dapat nating isaalang-alang pagdating sa mata para mabuhay siya. Kasi ito naman sa shadings niya, hanggat walang highlights ka nakikita, i-shade mo yun. Hindi dapat magiging hindi dapat siya iwanan na puti lang. Ang may highlight sa kanya, of course yung sa labi niya, magtitira ka para magbaw sa ilong, ayan oh, may highlight siya. I-leave out mo yun. Okay, sorry, excuse me, i-leave out mo yun siya. Pero hanggat walang highlights ka nakikita, kailangan mo siyang i-shade. So isa yun sa mga tips mga kaibigan. Okay, yan. Ito walang shading siya, di ba mga kaibigan? Yan, lagyan natin ng shading. Ayan. Shading lang natin siya. Ay, huwag matakot. Circular strokes. Yan, ganyan lang siya. Nagkakaroon na siya ng tonal value, di ba? Yan lang. Ayan o. Diba? Strokes niya, ganyan lang. Punuin lang siya. Tapos magbiblend na lang yan siya pagtagal. May first layer, second layer. Gaya nito oh. Gaya niya no. Nagda-dark siya kasi first layer. Tapos mapansin mo, wala na mga lines dyan no. Kanina may mga lines pa yan, diba? Wala na. Mawawala yan lahat ng lines na yan pag in-strokes mo siya ng paikot. Yan. Parang sa una, parang kala mo ang baboy lang, diba? O, diba? Pero pag nag-blend na siya, pagkatagal-tagal, makikita mo yung effect niya, napakaganda. Ang smooth ng final. So, yun. Okay, ayan na siya. Oh. Medyo improved na siya.
Ayan, shading natin to. Ganyan lang oh, mga kaibigan. Lapit natin. Ayan. Ayan na. Pwedeng malaki. Pwedeng maliit. Tapos mamaya maya, mapupuno yan. Kikinis yan. Parang ganito, kikinis pa yan. Pwedeng makinis na makinis yan mamaya. But it takes time. Ayan. O, diba? Kanina wala pa tong shading, diba? Hindi pa ayos yung mata. Mayayusin natin pa yan. So, yun guys. Almost, nakaka 60% na tayo. Huli, 70% na siya. Ayan. Circular strokes. Yan na, magic. Sabi nila may magic daw sa kamay. Wala naman. Kasi, pag medyo nagbablat yung pen nyo mga kapatid, iganyan nyo lang dyan. Sa gilid, sa tabi. Para mawala yung mga blat-blatted. Para makinis pa rin siya. Ayan na guys. Almost kumikinis na siya. Ngayon, dito tayo sa balikat ng bata. Ayan o. Tignan nyo ha kung paano ang shading na nangyayari. Ayan o. Ayan, ganyan lang. Ayan. Ganyan lang. Ayan. Para lang siyang nilalaro. Nilalaro-laro siya. Parang kala mo, binababoy lang. Oh. Oh. So, yan. Oh. Diba? Ginaganyan-ganyan lang yan. Oh. Sige lang ng sige, sige, sige. Strokes. Ikot lang ng ikot. Tapos mami, makikita mo buo na yan. Itong tenga. Okay. Ang technique mga kapatid rin sa shading, pag nakita mong walang highlight, ang reference mo, walang highlight, ibig sabihin nun, pull yun. I-pull mo siya. I-pull mo ng highlight, ay pull mo ng shades yan para magkaroon tonal value. So, tingnan mo, yung tenga niya, di ba, napuno na siya. Ngayon, itong portion na to, second layer mo lang siya. Oh, second layer mo dyan. Oh, lumalabas na yung tenga niya, lumilitaw na, di ba? Second layers lang. Para mo lang siyang ayan, nilalaro mo siya. So dito tayo, ayan. So ayan, almost malapit na matapos. Di ba? So ayan guys. So mamaya i-refine na lang natin siya, kikinisin natin siya para mas para mas maganda pa, lalo pa siyang gumanda. So ayan. Isa pang tips dito guys. Kapag gusto mo ng dark na dark, idiin mo siya. Idiin mo. Ayan o. Diin mo siya. Magkakaroon siya ng kung gusto mo naman na dahan-dahan yung pag-dark niya, gaanan mo lang. Gaanan mo lang siya. Pero kung gusto mo ng biglaan, lagyan mo ng pressure. So, mas malaki yung nilalabas niyang kapal ng ink. Pag iniikot mo siya, mas madali bigla yung shading ng dark. Magda-dark siya kaagad. Mabilis. Mabilis mapuno, oh. Tignan mo. At saka ang kapal, oh. Ang kapal. Diba? Makapal siya. So, kung sinid ko yung tenga, dyan, tapos, lagyan mo ng shading ng mas makapal, aangat pa rin yun kahit dark na yan. Aangat yan. Aangat yan siya. Tapos ili-leave out mo lang yung mga dapat i-leave out. Gaya nito, hikaw. Huwag mo siyang patamaan para mag-highlight siya. Yan. So yun guys. Para umangat ang highlight mo, ang tips dyan is, i-shade mo. Yung nasa paligid. Contrast yan. Kapag may highlight ka, natural, sa gilid nun, dark. Hindi aangat ang highlight mo hanggat hindi dark. Katulad nga ng sa mata. Yung mata dapat, kung gusto mo umangat yung highlight ng yung sa eyelid na yan, pinakaitim, huwag mong iiwanan na puti, yung puti ng mata, gaya nito. Talagang lalagyan mo siya ng tonal value para lumutang yung highlight sa mata.
Kasi kung parehas lang sila puti at puti doon, hindi aangat yung pagka-highlight ng mata mo, guys. Ganon din sa ipin. Ang ipin, may highlight yan. Hindi porkit puti, puti na yan. Lagyan mo ng toner value, yan o. Lagyan mo siya. So, umaangat, tas i-leave out mo lang yung dapat i-leave out. So, napapansin mo, umaangat na siya. Oh. Ganon din sa lips. So, yan, sa ipin. Oh. Sa ipin niya, hindi siya puti talaga. Lalagyan mo siya ng highlight, lagyan mo siya ng shadings. Kasi pag hindi mo siya nilagyan ng shading, yung portion na highlight na yon, hindi lulutang yon kasi parehas sila puti. Eh. So yun, hangga't may nakikita kang puti, ay nakikita kang wala kang nakikitang puti, kailangan mo siya i-highlight. Gaya nito, medyo light na siya. So i-leave out mo siya. Ayan, oh, 'di ba? Umangat na siya. So ayun. Isang tips yan, mga kaibigan. Especially sa mga nagpo-portrait na black and white, portrait. Yun, isang tips yun. Diba? At antagal kong mga kaibigan na discover yan. Pero, ito, sinasabi ko sa inyo. Ang tips na to, at least makukuha mo ngayon. Pag, sa panonood mo nito, malalaman mo. Instant. Hindi ka na mag-aantay ng pagkahaba-habang panahon para ma-discover yun. Kasi sinabi ko na eh. Diba? Ayan o. So mamaya, kunting kinis-kinis na lang siya, buo na. Mamaya lalagyan ko itong kamay, buo na siya. Actually, parang mas maganda nga yung parang unfinished, di ba? Yung hindi talaga buo. Unfinished ang itsura niya. Pero kasi kailangan natin kinisin to para talagang ano, para medyo hyper siya. Hyper real siya. So, ayun guys, tips natin hanggang sa matapos ito. Thank you. So, ayan na siya. Ito sa kamay. Yung kamay eh. Lagyan lang natin siya ng ganyan. Dahan-dahan lang. Para hindi mabigla. Medyo magaan lang muna. Kasi pagka binigla mo yun, hindi siya mukhang separate. So dapat mas magaan yung shading to dito sa kabila para contrast sila. Contrast. So ayan na guys. Ikot-ikot lang. Paikot-ikot lang natin. Shading, 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 shading. Ayan, tapos mapapansin mo na lang. Ayan o. Oh. Nagkakaroon na siya ng laman. O, tapos kumikinis na rin siya pagtagal-tagal. Sa kaka-shade mo sa kanya, kumikinis siya. Diba? So dito na tayo sa kamay. Patapos na tayo almost. Ano na? Lapit na matapos. Konting background na lang. Actually, hindi ako nagba-background dito eh. And medyo circular lang ba-background ko. Kunyari, konting dito. So yan. Thank you for watching. Okay, so ito na yung kamay niya. Ayan na. Nagkaroon na ng tonal value. Okay. May mga konting highlight lang na kailangang i-leave out. Mga white portion. Kailangang i-leave out. So, ayan na. Oh, habang paulit-ulit mo siyang nilalagyan ng strokes, paikot-ikot lang, nagkakaroon na siya ng shading, napupuno, at unti-unti siyang kumikinis. So, ayan, no? Diba? Ayan na siya. So, it's really fun. Hindi naman mahirap. Madali lang naman siya gawin, no? Ang mahirap lang dito, yung mamiss mo yung ano, yung mga highlight, matamaan mo siya kaagad. Kasi nga dahil nga ito ay ballpen, hindi mo na pwedeng burahin. So yun. Kaya mangyayari niyan, technically na lang siya. Gawan mo ng paraan para hindi halata na ano siya na natabunan mo yung highlight niya. So ayan oh, ito medyo ayan oh, rough siya, rough. Maganda tignan yung wrap, yung palabas.
Ayan, no? Ayan, lumalabas yung pagka-artistic niya. Yung rap. Tapos kikinisin mo yung dapat kinisin, yung muka, yung mata. Napaka-importante ng mata. Kasi dyan nakikilala eh. Madali mo makilala eh sa pamagitan ng mata. Pag tinatakpan mo yung mata, minsan di mo makikilala kung sino yun. Pero kaya napaka-importante ng mata eh. Kung bubuhayin mo yung mata, hihilahin ka eh. Hihilahin ka. Ba, tumingin ka rito. Hihilahin ka patungo sa mata. Dahil yung mata ang nagbibigay ng ano eh. Ng kilanlan. Sa... ayun, sa karakter, sa ano ng tao, di ba? Pag yung mata. Sabi nga, sa mata makikita. O, yan. So, yan. Almost done na siya. Kinis-kinisin na lang natin. Meron na tayong pen, portrait, circular motion, strokes. So, yan, guys. So, kung i-close up natin siya, makikita niyo yung roughness niya. Oh. Kita niyo yung roughness niya. Pero pwede pa yung kuminis kung tsatsagain mo pa siya, bigyan mo pa ng time para tsagain. Ulit-ulit lang. Yan lang. Ikot-ikot lang. So, yan guys. Okay, dito naman tayo sa pang background. Konting ano lang. Konting ganyan. Para magkaroon lang siya ng para mabuo yung ano na, yung space niya. Konting background lang, konting hindi naman kailangan sobrang detailed na detailed lahat ang paligid para unique siya. Ayan. Lagyan lang siya ng strokes. Pag-strokes ka dyan, lagyan mo ng konti. Ayan. Ayan. So, pa-background na tayo. Parang para mukha na siyang finish na finish. Rough lang siya. Tignan nyo, oh. Oh. Ayan. Para mag-separate itong, itong yung headband ng bata, magkaroon ng konting contrast. So, ayan, oh. Yung headband niya, di ba? Umangat yung headband niya kasi nga nagkaroon tayo dito ng konting background. So, nagmuka, nag-highlight siya, okay? Ay, umangat yung kanyang ano dahil sa contrast. Yung pagka-white niya. So, ayan. So, ganyan, oh. Ayan. O, oh, diba? Tapos dito si sa ulo ni ma'am, lagyan ng konti. Konti lang. Ayan. Laki-lakihan natin ng strokes. Ayan, oh. Laki-lakihan natin ng konti. Ayan, oh. Tapos, dito sa kabila rin, yung kamay niya kasi, kung mapapansin nyo, ayan, oh. Para umangat yun, highlights niya. Lagyan natin siya ng shades. Okay? Shades natin siya ng konti dito. Ayan, dyan. Ayan. Lagyan natin ng konti. Ayan. Para yung kamay niya lumutang, umangat. Ayan, o. Oh. Ayan, o. Oh. Ayan. So, ayan, o, oh, guys. Ayan na. Tapos yung buhok niya, dahil mas maitim naman yon kahit dahil mas maitim naman yung hair niya, so kahit i anuhan mo yan siya, lagyan mo ng konting background dyan, intact pa rin yung hair niya kasi ano, mas darker dito sa ating background. At mapapansin nyo guys ha, mawawala yung ano niya, lights niya dito, nawawala, namamatay, oh. Nagiging malambot lang siya. Ayan, diba? Ayan, oo. Oh, wala siyang lines. Kasi nga, malambot siya. Kasi ang strokes mo pabilog eh. Pas paikot, pa circles. So, walang mabubuong lines. Ang lambot-lambot niya. Alam niyo yung mga pag nagpo-portrait ka, pag tinodo mo yung light, yung gilid pala, ginawa mo ng lines, matigas. Ang anong tignan, ang tigas-tigas. So, ito, napaka-lights niya, tignan mo. Oh. Kasi nga, dahil pabilog ang strokes mo, circular motion, walang mabubuong lines dyan. So, malambot siya. O, oh, diba? Tingnan mo. Oh, walang lines, oh. Tapos, ngayon, balik-balikan mo lang siya, lagyan mo ng pressure para mas dark siya. Mas dark siya. O, oh, yan. Dito. O, oh, pansinin nyo, umangat na yung kamay niya. Diba? Kasi nga, dahil dito sa
contrast, naglagay tayo ng medyo dark, umangat na siya. Tapos, pansinin nyo, wala siyang lines. Walang lines na matigas na makikita. Wala kang makikita ng line na matigas sa kanya. So, ayan na. Almost done na siya, mga kaibigan. Thank you for watching. I hope makapag-contribute tayo, makapagbigay ng konting kaalaman, knowledge sa ganitong klaseng technique o larangan ng art, technique sa pagdodrawing gamit lamang ang pen and ink o ball pen. Yan. So, ayan na siya ngayon. Diba? Pakinisin na lang natin siya para mas mukhang smooth. Pero artistic na siya kahit parang kahit di mo mang makinis. Okay, dahil tapos na siya, oras na para ating lagyan ng signature. Lagyan natin ang ating pangalan. Artist Tres Valles. Yan. Tres Valles. 2021. Ayan. Salamat sa mga nagtitiwala sa art na ito. Thank you. At sa mga nanood, thank you very much. God bless you.